Ayan, First Lady, welcome to Magazine. Thank you, Mayor Moises. Alam mo din ba na kinausap ni Melody, the First Lady, si Mayor Valentin? And she was asking him kung pwedeng si Mayor Valentin na maging Vice President. She is going to be your biggest downfall. Mr. President, they want Madam First Lady to run for President. You're my campaign team, right? Kumuha kayo ng strategy na hindi involved ang asawa ko. You're not gonna like what I'm gonna say. Pero sabi ni Teddy, kung gusto mo talagang tumulong kay Presidente, ay kailangan mo isara itong help center. Ano? At kailangan mong lumayo kay Presidente. I'm really very sorry, Madam First Lady. I know this is a lot. Salamat, Ingrid. Naiintindihan ko na gusto niyong makatulong. Samantala munang ipinasara ang OFW Health Center na ipinatayo ng First Lady sa loob mismo ng palasyo. Ano kaya nangyari? Sayang. Dami pa naman natutulungan ang ate mo dun sa health center. Eh, malamang may nagkagulo yan. O baka may nag-away sa palasyo kaya itinigil yun. Alam mo na, mas mapayapa pa yung buhay ni ate nung hindi siya nanginialam sa mga politika na yan eh. Kaya ako na, ayoko talaga ng politika eh. At gulo-gulo ng politika, grabe. Hi, Gem Rose! Ay! Suki, kamusta ka na? Dinubuan. Ay, pero bago mo kunin yung order ko, may tatanungin sana ako sa'yo. Ano yun? Nakita ko kung paano ka magtawag ng customer. May potential ka, kaya nabanggit kita kay Mayor. Gusto mo ba sumama sa amin? Naku, hindi mo ito makukumbinsi. Ayaw na ayaw dito ng politika. Tama si Nanay. Ayoko sa politika. Pero isa lang ang tanong ko, Nay. Ate, may bayad ba yun? Oo naman! Malaki! Ay! Game ako dyan! Ay, ate ka! Di ba sabi mo, Gem Rose, mapayapa ang buhay kapag wala ka sa politika? Oo nga, ate. Di ba sabi mo ayaw sa politika? Eh, ayaw ko naman talaga sa politika. Pero sa bayad, gusto ko, siyempre. Gusto na ba? Nay! Naman eh. Eh, teka ate, si Mayor Castro ba ay kapartido ni PJ? Ay, oo naman. Hindi naman kita alokin kung hindi. Oh, tingnan nyo na. Natulungan ko na yung kapartido ni PJ. Kumita pa ako. Oh, hindi na ate, tara mag-discuss na tayo kung ano mga nangyari. Sana naman hindi nila isara na matagal tong health center. Oo nga. Mamiss ko yung ginagawa natin dito. Diba? Sarap sa pakiramdam mo. Nakakatulong tayo. Hmm? Ba't kasi hindi niyo ako gayahin? Hindi ako na-attach sa mga bagay-bagay, katulad ng mga ganyan. Bato ako, bato! Bato! Akala ko naman masaya ka sa ginagawa natin dito, Pepita. Oo nga. Bakit, Pepita? Hindi mo ba mamimiss to? Hmm. Ako? Mamimiss to? Hindi siya attached. Ayun, wari mo siya. Wala lang ka kanina. Sorry, ha? Nalulungkot lang naman ako kasi nakikita ko masaya kayo sa ginagawa natin. Pero mas nalulungkot ako kasi yung mga katulad ni Nanay Lorna
Hindi na natin matutulungan. Paano ko sasabihin ngayon kay Nanay Lorna na hindi natin siya matutulungan sa paghahanap sa anak niya? Tara na. Mamimiss ko po. Si Ingrid ang nag-suggest na mag-step back ka. Mahal ko, hindi ka dapat nakinig sa kanila. Mahal, nakinig lang naman ako sa kanila para sa iyo. So, nakikita ko naman kay Ingrid na gusto ka talaga niyang manalo sa election. Mahal ko. Glenn, gusto kong mapagpatuloy mo yung pagtulong sa mga kababayan natin. Sa bansa natin. Kapag hindi ka nanalo sa eleksyon, hindi mo na magagawa yun. Saka, nagagawa ko lang naman to dahil presidente yung asawa ko. Kung wala ka na sa pwesto, wala na din ako. Kaya mag-step back na lang ako para hindi na rin mahirapan yung campaign team. Masaya ka ba? Hindi. Kasi alam mo, Glenn, sa sandaling bukas yung health center, doon ko naramdaman na may pakinapak ako. Pero okay. Okay lang. Okay. Okay. Dito naman si Glenn at si Mayor Castro, kaya wala naman ako nakikitang problema kung mangampanya ka sa kanya, Gem Rose. Salamat, ate, ah. Kaya alam mo naman tong si Nanay, sabi niya, ikonsulta ko raw muna sa'yo bago ako umuong. Eh ba, siyempre, mabuti na yung sigurado na kakampi ni Presidente Glenn yan si Mayor Castro. Kung hindi, di nalintikan tayo. Oh, ay, ate, meron ba pala akong ikukonsulta sa'yo? Hmm. Alam mo ba yung PSG na nagbabantay sa amin? Parang may gusto pa kay Nanay. At itong si Nanay, kilig na kilig! Ano, Nay? Ay, hoy! Masitigil nga kayo, ha? O? Oh, di ka kinikilig? Wala siyang gusto sa akin, no? Ay, sabi na nga ba, kinikilig si Nanay? Oh, ah, ate, hinarot mo eh. Landi-landi, arot-arot. Magsitigil nga kayo, ha? Mawawalan pa ng trabaho si Rams. Rams! May nickname, Nanay? Ibahin natin ang usapan, ha? Anak, yung ano mo, yung help center ba sa mga OFW? Ano nangyari? Ba't nawala? Nay, kasi may nag-viral po na gusto nila akong tumakbo bilang presidente. Kaya nag-decide po yung campaign team ni Glenn na mag-step back po muna ako. Okay naman kayo mag-asawa. Okay na, okay po kami, Nay. Okay po kami ni Glenn. Okay. Okay. Eh, Melody, anong lunch natin? Gugutom na ako eh. Tsaka mag-11 na, oh. Ala, wala na, may pupunta pa pala kami. Hello, Yessie. Naku, pasensya ka na. Nawala sa isip ko na may pupuntahan pala tayo. Pero pupunta na ako dyan. It's okay, Melody. Paalis na rin naman kami. Ha? Paalis na kayo? Eh, bakit iniwan niyo ako? Well, it was a last-minute decision ng campaign group. Kaya nga tinawagan kita kaagad eh. Alam mo na, para sa image ni PGA. Eh, sana naintindihan mo ah. Pasensya na ulit.
Okay, sige, ingat kayo, ha? Okay, thank you. Bye. Sige. Iniwan ka ng team ni PGA nung walang pasabi? Akala ko ba okay kayong mag-asawa, ate? Ay, Ay, naman eh. Okay ka lang, anak? Malamang nga, hindi. Iniwan nga siya ni PGA. Tanga mo yung gusto. Ay, kung naman. Anak? Inay, kasi sabi po nila, hindi makakaganda dun sa image ni Glenn kung lagi kami magkasama. Paano yun? Hindi kayo magkasama at lalabas kayo ng palasyo? Eh, sa labas lang naman po yun, Nay. Hanggat maingay pa po dun sa social media na gusto nila akong tumakbo bilang presidente. Hey, ate, kung mas may chance ka namang manalo, ba't hindi naman ikaw yung tumakbong presidente, di ba? Oo nga, no. Oo, ate. Si ate, kayang-kaya mo yun. Ikaw na yung pa-lose. Hey, magsitigil nga kayo. Ikaw pa sinunod ko talaga eh. Kung mayroong problema o may kailangan ka, andito kaming pamilya mo. Salamat, Nay. Pero sinisigurado ko naman po na wala naman po problema, Nay. Saka gusto ko naman po talaga maging mabuting first lady. Maging mabuting ina dun sa mga bata. Mabuting asawa kay Glenn. Kaya okay na okay po kami. Wala pong problema, Nay. Ay, Impact, ano pa lang gusto mong lunch? Kahit ano lang, Melody. Basta may sinigang, may lechon, may hamonado, may bangos, may chicken curry. At curry-curry. Yesi. Oh. Pwede ba ito makausap? Ano yun? Kung tungkol sa inyo yan, Nival, huwag mo akong idamay dyan sa pag-iibigan ninyo. Ah, Diyos ko, kontra ang sinasabi ko sa'yo. Okay kami, Nival. Wala kami problema. Gusto ko sana magtanong sa'yo tungkol kay Attorney Ingrid. Anong tungkol kay Attorney Domingo? Hindi ko ba napapansin na mahirin siyang pagtingin kay Sir Glenn? Huh? Ano sinasabi mo, Conrad? Anong pagtingin? Paano mo naman sabi yan? Hindi, kasi tinan mo ah. Siya pa yung nag-insist na huwag sumama si Melody sa event kanina. So sinasabi mo, plano lahat to ni Atty. Domingo para masolo niya si PGA at malayo si Melody? Ganun na nga. Anong pruweba mo dito? Wala akong proof. Kaling Conrad, wala mo tawag sa'yo? Chismoso. Ha? Kung ano yung iniisip mo? Mamaya malamang pa yan ni Melody pag simulan pa yan ng World War III. Tigitigilan mo yung ganyang pag-iisip, Conrad. Diyos ko, pakalaking chismoso. Alam siya sa Ramil na yan, na ako lang ang nagahari sa puso ng nanay mo. Ay, hindi naman kailangan gawin yun. Yung Ramil na yun, wala lang naman kay nanay yun. Sana nga. Oh. Eh, ba't ganyan naman ang mukha mo? Akala ko okay na okay kayo. Akala ko wala kayong problema ni Glenn. Wala naman talaga, Tay. Eh, siyempre, medyo malungkot kasi kailangan itigil yung help center eh. Bakit nga ba? Eh, kasi ganun naman dapat ang gawin ng first lady, di ba? Tulungan at suportahan yung asawa niya. So, makakatulong ka kay Glenn sa pamamagitan ng hindi pagtulong sa ibang tao. At ang pagsara mo ng help center, ang paraan mo para makasuporta kay Glenn.
Basta tay, may iba pa namang paraan. Saka, ito na yung panahon para magkaroon ako ng oras para sa mga bata, di ba? Sige. Convincein mo ang sarili mo kung ganun. Pero anak, ang masasabi ko lang sa iyo, sa larong chess, mas malaki ang chance na manalo ang king kung magaling ang reyna. Kain na! Oh, sarap yan! Wow! Dami niyong inanda, mami ah! Thank you! Na-miss po namin yung luto niyo. Ayun ako, pasensya na kayo ha. Kung ngayon lang ako nagkaroon ng oras sa inyo, medyo naging busy kasi ako eh. Mami, alam naman po namin kung ba't ka naging busy. You were just trying to help people sa OFW Help Center mo. Yun lang, nakakasad lang kasi you have to stop it. Yun na nga eh. Hindi ko pa natutulungan si Nanay Lorna. Yung OFW na hinahanap niya yung anak niya. Isip ko pa kasi kung paano ko siya matutulungan ngayon na tinigil ko muna yung OFW Help Center. Maybe we can help. Talaga? Eh paano? Pinatigil nga ako maging active ni Teddy, lalo na sa social media. Well, ikaw lang ang pinagbawalan. Hindi kami. Tama. Kami po magpo-post sa social media, Mami. Tsaka kami na rin po maghahanap sa anak ni Nanay Lorna. Talaga? Thank you. Salamat. Salamat sa inyo. Madam First Lady, can I talk to you for a sec? Excuse me, kids. Ano itong nababalitaan ko na hindi ka daw isinama ni PGA sa awarding ceremony? At bakit ka pumayag? Eh, kailangan ko daw muna mag-step back para kay Glenn eh. Step back? Melody, mas maingay ka sa social media. Mas makakatulong ka kay Glenn. At sino naman sa campaign team ang nagsabi sa'yo nito? Ang sabi ni Glenn, si Ingrid daw talaga gusto maglaylo muna ako. That Ingrid, clearly, she's not doing her job right. Masya, kumain na muna kayo. Huwag niyong pansinin si Tita Lorraine. Ha? Ay, okay. Ba't hindi nakapunta sa event si Melody? Sir, she was preoccupied with her family, kaya hindi siya nakapunta today. Cassy. Sir. Iwanan niyo muna kami. Sir, paano po yung meeting natin? Iwanan niyo muna kami. Yes, sir. Sir Domingo, excuse us. Sinabi sa akin ni Melody kagabi na nag-usap daw kayo ni Teddy na isara muna ang OFW Help Center. Ikaw ang may pakana nito. Yes, Mr. President. I admit. Only because ayaw mo makinig sa akin. Mabuti pa si Madam First Lady. Naiintindihan niya na ang tanging hangad ng campaign team mo ay ang pagkapanalo mo. Ingrid, alam ko naman ang goal mo ay panalunin nila ako itong eleksyon. But I don't like people doing things behind my back. At kung mauulit yun nang hindi ko nalalaman, hindi tayo magkakasundo. Is that clear? Am I understood? Yes, sir, Mr. President. Understood. Thank you.
we should increase your media presence in the next couple of weeks. Pag-usapan na lang natin sa opisina mo. Pag-usapan na lang natin yan bukas, Attorney Domingo. Yes, Mr. President. What about our VP candidate? Gusto mong... I am done with politics for today. What about tomorrow, sir, for your meeting? What do you want I for tomorrow? I want to see my wife. Excuse me. Great event today. Good job, Miss Ingrid. Bella. Thank you. Let's take the rest of the day off. Yes? You have a ride now? Okay. Excuse me. Thank you. Mommy, we've already set up a social media page for Nanay Lorna's daughter. Meron na rin po tayong mga dedicated phone numbers para sa mga gustong tumulong at saka magbigay na tip. Yup, and we also made a Hey Fund Me page so that Nanay Lorna can come back to the Philippines right away. Ako, maraming salamat sa inyo, ha. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi matupad lahat to. Nangako kasi ako kay Nanay Lorna na hahanapin ko yung anak ni... Ayoko naman na talikuran na yung pangako ko sa kanya. At dahil sa inyo, kaya natupad. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Lynn. Mahal ko. Pinangako ko sa'yo na never kitang paiiyakin. Ito ko ngayon, umiiyak ka. Mula ngayon, gawin mo ang gustong gawin ng puso mo. Buksan mo ulit ang OFW Help Center. Thank you. Kasi sa akin, sa Yesi, nag-desisyon daw yung campaign team na huwag muna akong sumama sa'yo. Si Yesi naman ang ginamit niya. Ginamit? Bakit sinasabi mo pa si Ingrid na nag-desisyon para hindi ako pasamahin sa'yo? Marco, siya nagsabi sa akin na busy ka kaya hindi ka nakasama. Kaya mukha kang sa akin ko siya. Sa party. Marami kayong matututunan dito at marami rin kayong mamimit na cute dito. Isa na dyan si Jonas. Ano bang tingin mo ang sasabihin ni Melody? Anong i-react niya kapag nalaman niya? That may nangyari sa atin kahit kasal ka na kay Christine. Oh, dahil bukas na ang First Lady Health Center! Kaya kapag natalo siya sa election,
walang dapat sisihin, hindi ikaw. May kiusap ako sa inyo. Ano ang kaugnayan ni PGA kay Attorney Ingrid Domingo? Yes, isin mo ka-meeting niya? Si Attorney. Attorney Ingrid Domingo. Melody, this is not the right place, not the right time. Hindi, ma. Alam kong magkasama si Glenn at si Ingrid. Pupuntahan ko sila para magkaharapan na kami. Melody. Oh, Melody, wait. Yes, hayaan mo na.